kakaiba ang Selangor Red Giants. Punta na tayo sa ating casters, Magin and Chantel. Okay na to. It's another Ling game. At mukhang binibigay talaga ng Falcons AP Bren ang Ling para kay Seikis. Halatang pinaghandaan ng FCAP ang Ling strategy. Kaya naman lamang na lamang sila kanina ng early game. Oh, maganda yung pinakita nila kanina and alam din nila yung threat nung Ling. Nakita naman natin yung potential kanina nung pagpasok ni si Kais. Or pwede siguro na binibait nila na lumalim si Kais. Binibait nilang matindi tong Ling na to. Kasi kung naalala mo, nung semifinal sa kalaban yung FCAP at saka yung Liquid, binibigyan din nila, ino-open nila yung Ling eh. Minahayaan nila. Ngayon, nakuha ng Falcon si AP Bren yung wish nila. Natrap ba dito ang SRG? Yun ang tanong kay Coach Arcadia. Kasi kita mo naman kanina, Chantel, eh, yung early game rotation, halatang-halatang kapisado ng FCAP pag Ling yung kalaban. Alam na alam nila kung paano yung magiging rotation, kaya naman naging ganun. Parang nag 8-0 yata. Nung una. So siguro, alam dito nila, Coach Daki naman na, ganda yung magiging rotation nila, i-capitalize natin yun. Pero yun yung nakakatakot kasi SRG, makita mo rin yung parang pwede na i-comeback. Nilaban nila eh. Kumbaga after ng game na yon, kung ako yung part ng SRG, ang sasabihin ko doon, kaya naman coach eh, nasplitan lang tayo. Kasi totoo naman talaga, kung papanoorin mo yung replay at kung sumusuport at bumabias ka sa Falcon si AP Bren, kakabahan talaga eh, manginginig ka talaga na parang kayo. Kanina eh. Parang pumapalag. Wala naging 10-7. Oo, kung titignan mo kasi yung lineup ng SRG, mahilig sila sa long drone team fights. Oo nga. Diba? Kaya din sila nanalo kanina. Tapos yung kanilang sabihin natin synergy na layering of mga skills kanina was really on point. So, galing, no? Kaya kung ikaw ngayon yung fan ng Falcons AP Bren, mas gusto mo na talaga nauuna sila. Uh-huh. Sa SRG naman, parang kung supporter ka nila, gusto mo kakapit ka hanggang dulo. Yeah. Mukhang late game ang na-check ping dito ng SRG kung saan sila lumalamang. Then again, para dito sa game number 2, hindi pa naman though na umaarangkada ang Falcon si AP Bren. Nolan ngayon si Kyle TC. Unlike kanina, no, na balagbag talaga yung ayabusan niya. Ngayon, nag-chillax na lang muna. Hinintay muna yung first turtle. At mukhang dito tayo magkakabalagbagan. Ang taas ng sustain, Chantel, ha, na meron yung SRG. Meron silang Xborg. Tapos meron pa silang Ruby. Alam mo naman, pagkalaban mo yan sa bandang dulo ng laro. Hirap. Ang panggulo yan eh. Lalo na yung Ruby na yan. Sobrang bilis ng mga ano. Tsaka para signature hero kasi talaga siya ng side ng SRG. Yes, sir. Talagang pinaprioritize nila. Minsan si Kramp pa nga yung gumagamit. At totoo nga, sabi mo, dito talaga agad magkakakitaan. Kahit sa mga kasecure dito ng turtle at meron pa nga Tempest of Blades na ginamit para makapag-out dito si Kais. Pero tuloy pa rin ang laban. Oakwell on the first blood. Tatahalis ka ng mga players sa Falcon Safety. Bren, Oakwell is down. 1-for-1, Yams. Para kay Oakwell, yan yung post 5 tsaka post 5. Pew papasok dito. Pew mag-out. At mukhang tabla pa rin ang laban natin. Meanwhile, Super Marco against Innocent. Ako. Okay. Nasepat. Normal hits. Tamang exchange lang. Alam ni Super Marco na walang ulti. Si Innocent dito na pang extra damage. So goods na goods din si Super Marco dito sa top lane. It's 1-1. Onti pa lang ang kalamangan ng Falcons AP Bren. It's unlike yung game number 1 na lamang sila sa early. Tingin ko talaga deal breaker dito yung Ruby na yan. Yung, alam, ang problema kasi sa Ruby, kapag team 5 ka, tapos bigla ka niyang hinambalos. Pag may flicker pa. May flicker pa. Minsan, akala mo pulado na yan, biglang malalifesteal niya lahat. Biglang nga babalik yung buhay. Oo nga pala. Masigil ang buhay. Ang tawag dyan, in English, momentum stopper. Ayos ba? Kasi ikaw lang naman na-play, tapos biglang isa-stop kayo momentum nyo, kaya siya naging momentum stopper. Pero yun na nga talaga. Hindi ko napakagandang pick dito para sa side ng SRG. Kasi nga, favorite nila yan eh. Sanay sila sa ganyan. Sa Pilipinas, bilang lang yung nagro-ruby talaga eh. No? Kasi gusto nila, back action, gera, ganun. Sa ML lang ah. Yun yung kinagandahan na parang signature hero nga nila. Kasi parang kung ikaw yung isang team na hindi ka sanay na merong ganun, parang mahihirapan ka na paano ba yung position aning ng isang Ruby? Gano'n pa yung range? Gano'n kalaki. Minsan mababaliw ka dyan. Ay, abot yun. Diba? Kaya pala yun. Abot pala yung range nun. And kung titignan natin, nagiging careful muna ang Falcon sa AP Bren. Ito rin, malicious muna. Kailangan maging careful din ng SRG dahil Xborg type lineup sila. Mataas naman ang true damage. Meanwhile, si Sekis ngayon na binabanatan. Sekis, makakapag-out, hindi magkukommit si Flap ng penalty zone. Wait lang ha, si Pew ay nandun.
More on the face check para dito kay Few, pero makakalayo lang din naman. Mm-hmm. For the safety side, ginamit na niya yung kanyang, para nakita ko siya naging expert saglit. Pero wait lang, hindi pa rin niya ginamit yung kanyang IMU at nandito na naman tayo, Manjin. Another turtle. Matagal na naman to. Oh, turtle dance na naman. Pero syempre, kung ikaw ay isang Nolan, gusto mo munang kunin ang iyong purple. Nandito na si Yams. Flap Dizzy. Magsuzone lang muna sila dito. Sinong una babanatan? Kyle Dizzy with the turtle. Tempest of Blades. Nilabas na rin si Ichi Boy. At kita nga natin ngayon dalawang players na kapatay. So sa SRG, pero maganda pagpasok doon ang Last Insanity. Kulang nga lang ng mga kakampi. Si Kram. Kaya naman naaalis at pupunta doon sa ilalim ng kanilang tore. Ang daming tao. Ang daming tao na guys sa camera at nakita nila kung paano nagwagi ang Falcon si Ibibren doon sa turtle na dito pa si Kyle. Chinook-chak! Si Innocent! At doon na ngayon natin masasabi na kahit papano nagkalamang na, lumamang na, I mean, ang Falcon si Ibibren after that turtle fight. Tsaka dumediretso na rin sila ngayon sa mga pwesto ng SRG. Kitang-kita naman natin na 3K yung kalamangan at malaki din. Eto, parang story din to kanina na lamang din ulit si Caldizzi doon sa farm laban kay si Kais. Nabalik na yung kalamangan. Alo? Sa ilalim ng tore. Oo, tsaka lagpas kalahati. Oo, ay, yun pala yung sinasabi mo. Oo, then again yun din yun, sa ilalim din ng tore. Ayan na, huli ka, pack. Ang masasabi ko lang ngayon, sa side ng Falcon Safety Brand, para kakaiba sila mag-sandwich play, no? Ba? Hindi siya yung talagang galing dun sa kabilang dulo ng tore. Minsan sa gitna sila, dadaan. Saka parang na-miss nila yung laro ang ganto. Na-miss nila yung action pack na... Ang nakaraan. Oo, ang nakaraan. Kasi nung unang pasok ni Kyle tusok dito sa larong to. Sabi nga siya na yung tagapagmana ng tusok, di ba? Kasi idol niya daw si Carl. At ilang beses din siya kinumpara kay Kyrie, kay Carl. E nung nanalo siya season ng 10, oo. Nanalo siya ng M-Series, sabi niya, gagawa ko ng sarili kong pangalan. Tapos bumalik na yung mga assassin. Kaya kilalanin niyo na ako. Kyle Tizzy is the name. Uy. Styling is the game. Uy. Ayun na nga ang pagpasok ng Blazing Duet na may combo. At kita na nga natin double kill. At si Kram nasundod pa. Triple kill para nyo kay Super Marco. At dadating si Kais. Kaso nga lang delikado. Nahampas pa Super Marco with a maniac. Ubos. Pati pantubos. What a wipeout para sa Falcons Ibibren and what a bait ng ginawa ni Kyle Tizzy. Look at this, bumait muna siya dito, pinapula niya, tapos nagsabay pa yung penalty zone at saka ultimate ni Super Marco na Blazing Duet. At yun na, Chantel, parang nawawala na ang kalakasan ng SRG dito. Nawawala yung momentum stopper na sinasabi natin kanina kay Yams. Parang hindi na ina-expect kung saan nanggagaling si Kyle Tizzy. Parang ito yung kinagandaan sa Falcon Safety Brand. Yung Julian play na to, parang nagiging function niya ngayon is parang same kung paano maglaro si Pew nung Julian. Siya yung damager, magbaburst, tapos bahala na kung sino makakapag-secure ng kill. Ang importante, ma-secure natin yung kill. Basta kahit kung may S kayo, yung meaning, okay lang. Yung meaning na kay S, hindi kill steal, kundi kill secure. At yun pa, sakto, yung item na pang KS talaga. Yung Sky Piercer na yan. Naramdaman mo na talaga na kailangan makalasit talaga tayo. At itong kinagandahan ng 4-0-2 na si Super Marco, tahimik lang yan. Pero tahimik talaga siya. Tahimik talaga, one word per minute, one word per interview lang yan eh. Kung meron lang nonchalant na player, Super Marco, yun pero yung damage siya, hindi pang nonchalant. Si Plap ang OA. Ayun o, diba? Pinang-aasar niya yung kanyang... emoticon dito, Chantel, but going back to the game, ang naging problem na ngayon ng SRG is, I think yung Xborg, kaya ding i-juggle ng Falcons AP Bren. Kasi nga naman, one way to counter the Xborg, bigyan mo lang ng bigyan hanggang maubos yung Firaga. Oo. So pag naubos yung Firaga, hindi na haharap. Ngayon, nagigets ko naman ba't nag-Xborg dito yung SRG. Kasi ang ganda na true damage eh. On the Terisla. Sa mga makukunachi. Oo, sa mga makukunachi. And kayang-kaya mo mag-zone. Ang problem, na-out-ikot sila dito ng Falcons eh. Nauunahan nila, kumbaga. Oh, kasi nakita natin maganda yung set kanina ng SRG, pero mabilis lang din naman dito yung bawi ng Falcons Safety Brand. So for SRG, gusto lang as much as possible, ma-secure talaga yung sabihin na natin late game. Kasi binanggit natin more on late game, more on comeback ang gusto gawin ng SRG. At saka, huwag sila dito magpapadikta sa ginagawang play ng Falcons Safety Brand. Oh, nagre-react ngayon yung SRG. Then again,
I really need to respect SRG's teamfight capability. Ayan, oh, binibigyan lang ni Flap. Inuubos lang talaga ng Piraga. Piraga armor. Piraga. Naku, wala ng Piraga. Okay. Magkakaroon pa lang ng onting Piraga dito. Pumabanat lang si Napiu. Ngayon yung Lord. Oh, pinapanat ng Super Marco at kahit DC. Tatlo ngayon nakaharap sa Falcon si Ibibren. Nag-push na si Innocent. Iiwas sila dito ngayon sa Spear. Tingnan natin. Tempest of Blades. Nalasin ni Sekis. Nakailan si Sekis. Tumama yung Spear. Tingnan natin. Papasok pa si Innocent. Pero si Kram mawawala. Push lang mo dito. Pugak Gaming para kay Innocent. Recall out for Innocent. And I should say, if you watch the replay, parang lumamang doon ang SRG. Oh, tsaka sumakto si Sekis. Ginawa niya ito lang isang araw din sa NIP Flash. Napataan lang. Oo nga pala, habang naging ultimate ang Link, pwede mag-retree. Mag-retree at saka na knock up si Kyle. Oo. So kailangan dito, Falcon si Bibren, if ever na mag-o-objective sila, kailangan ma-secure nila dito yung positioning at kung saan manggagaling si Sekis. Oo, nakita nila si Sekis. Pero piling ko kung hindi na knock up si Kyle doon sa kanya yun eh. Kung baga sabi ng Lord, sabi niyo, stun mo. Masyado ka na magaling. Masyado ka na magaling, Kyle. Stun nga kita. Na-retree tuloy ng kabila. Dito masusubukan yung retribution pa nagkataon. Na-RNG. Na-RNG yung Lord. Uy! Okay, nakakuha. Ngayon ba to? Kanina, kasi nag-split push nga pala si Innocent. So by the way, Innocent 030 dito sa ating laban. Ito na may palitan ng mga ano natin, mga assassin. Kanina ko pa nararamdaman na may sariling gigil yung dalawa sa isa't isa. Dalawang assassin eh, no? Ispatahan 2024. Okay, Flap! Oy, patay ang Germs! Walang nauli dito ng penalty zone. Nakapag-out ngayon ang SRG. Tama yung BMA out ngayon si Super Marco. Mag-back lang muna. Naku, si Sekis, nakita rin si Super Marco! Shutdown para dito kay si Sekis. At dahil dyan, minus one side ng Falcon Safety Brand. Parang yun na perfect na ni Sekis. No? Pag may nakita siya pwede targetin, nilulundagan niya talaga sa likod. Yun talaga yun. Yun talaga ang trabaho ng mga assassin, Chantel. Kapag may isang pulado, kaya ka nga assassin eh. O nga kailangan pala. Mong i-assassinate. At alam mo, sobrang saya mo kapag ikaw yung assassin na yung mga kampi mo, ang daming poke. Yun talaga yung basic ano doon, basic logic. Kapag yung kampi mo, kagaya na poke. Poke mo lang, big sana, sige, batuan mo lang na batuan, kahit ultihan mo. Basta mamula yan, ako na bahala, I got you. Kaya ko na yan. Oo. So ngayon na, SRG, sila ngayon ang medyo nangunguna. Naku. Pagdating sa pagkuha ng objective, napaka-importante talaga man, Gino, nakuha na rin nila yung authority doon sa gitna. Ayan na naman. Naku, ate ah, medyo... Kahit 11 kills yung Falcons AP Brent, 3K lang ang kalamangan nila. Bumabalik na ngayon yung momentum sa SRG. Parang nangyari na rin to kanina. Pero nangyari din kanina na nakakabig yung Falcons AP Brent. Pero depende yan. Gusto na natin sabihin, pantay na pantay ngayon yung individual skills at team skills ng dalawang teams natin. Na hindi natin masasabi kung sino bang lalamang. Depende siguro kung sino makakakuha ng Lord. Pero mamaya pa yung Lord eh. Ang galing din kasi ng SRG talaga sa ano. Sa galawan, ang dami nila mga outplay moments. Like, kagaya niyan, yung nanakap si Kyle, tapos nakapag-retry pa. Eto na, may win chant reveal na si Super Marco. Let's see kung magagamit niya ito na maayos up against Innocent. Ang good nagugustuhan ko sa Falcon sa Ibibren, kapag may teamfight na nangyari, nakaabang din sila dun sa Great Spear. Oo. Innocent. Para if ever na ano, pwede silang pumulas. Ano nga yung pumiglas pala? Oo. Kailangan ito mama Falcon sa Ibibren yung ano naman, penalty zone. Ni Flappy. Kanina kasi medyo ano eh, medyo nabaliko ng konti eh. Kaya nagkaroon ng space si Kais na makuha dun sa may gitnang tore. Ito maganda nangyayari. Yung binabagit natin kanina pa si Kram talaga ay nawawala ng Piraga armor. Kaya pwede pumasok anytime ang Falcon Safety Brand. Hindi siya makapwesto, no? Yun talaga ang counter sa isang Xborg. Kasi nga, napopoke din siya dito ni Pew eh. Binibigyan siya ng mga Shadow Strike eh. Hindi siya Shadow Strike siya randomly just to get na Piraga armor. Here we go! Teamfight is real! Knock up! Ayun nga lang, si Innocent ay free hit pa rin. Babalik ang buhay at may kita natin ang last hit sa atin. Ginamit na ni Pew. Habang inahabol si Kyle TC. Ginamit pa dito yung flicker ni Yoms para ma-secure ang kill. Tempo sa Blaze na kulang buhay na rin si Pew. Pero mabubuhay pa rin. Hindi na natamaan. Dito ni Innocent at hahapon ng mga players at detiretso sa pagkuhan at Lord ang SRG. Lima pa ang buhay dito sa squad ng Malaysia. Selang or Red Giants getting that skirmish team fight. What an initiation coming in from Yums! And everyone dito sa SRG maging si Stormy. Kay Stormy man ang galing yung knock-up. Yung patalon. Oo, nakita niya kasi na okay, may opening para sa mga EG Boy ko. EG Boy Unite. Na EG Boy Unite niya. Ah, 5-11 at doon na lumamang sa pera ang SRG. Wala nang kill-skills dito, sabi ng SRG. Kailangan nila capitalize yung Lord ngayon na dadaan doon sa may top lane. Medyo mahirap nga lang ngayon sa Falcon Safety Brand. Hindi ganun kaganda yung kanilang clearin na minion wave. Not unless gamitin yung Blazing Duet ng Claude para lang sa minion. Pwede na, mahirap din doon sa Valentina. Eh, no? Siyempre, gusto mo masipang poke na lang. Pero mabilis lang din naman yung cooldown.
Then again, ayaw mo masyado lumapit kasi baka mamaya bigla kang mapulas. Okay, eto na naman. Dilabas na yung EG Boy. Innocent will manage to get the kill. Wala na si Owen ngayon. You learn na sa top lane. Magta-transition muna yung Falcon sa Ibiben. Kaya ba? Endable ba? Tempest of Blades. Ilalabas na ngayon. Si Plavito ang target. Penalty zone. May mapapatay ba dito ang F-Cap? Naku po si Yamsu Immortality. At si Pew mawawala. Endable. Walang minions. Baka magdepensa ang Falcons. Pero dalawa ang nakuha ng SRG. Mission accomplished yata na ng SRG. Nakakuha din sila ng inhibitor turret. And dahil dalawang players ang patay dito sa side ng Falcon Saber, kailangan talaga lahat kapitan. Si Q dito ay nakakapitan na ng damage. Pero patay na lahat din dito. Ibang mga players, Super Marco! With a blazing duet! Okay, pero nandun! Si Sengi sa madang kita, nakaka-LDC. Ka-LDC na lang ang bola ngayon. Kaya pa ma-endo! Ka-LDC mo wawala! Nandito rin si Owen! Yung minions, hindi kaya! Walang minions! Masyadong makunat ang baka! Binabanatan ngayon si Sengi. At gumanda ang documentary. 1-1 ang ating serye. Nagre-rejoice ang Malaysia ngayon. Ang ganda ng serye na to. Hanggang game 2, hindi tayo sure kung matatapos na, pero natapos na lang bigla. So for 2 games straight, yung mga ending natin sa mga laro, literal, nang bibigla. Game number 1. Certified MLBB Classic ang ating natunghayan sa laban na to. And men, ang ganda talaga. Kung may tropa ka na hindi pa nanonood ngayon, please, igisingin nyo na siya. Oo, pamatayin nyo na. Game number 1, parang sinabi ng Falcons AP Bren, uy, okay lang, kunin nyo yung link. Game number 2, parang, okay, mapapaisip ngayon ng Falcons AP Bren kung ibibigay pa nila yung link dito ni Sekis. Pero katulad ng pinakita dito nila Manjin at Chantel, pagkatapos ng dominanteng majority of the game para sa Falcons AP Bren, nanggaling lang talaga sa isang sobrang malas na timing na nanakap si Kaltizi ng Lord. So sa actor nakapaglipad si Sekis para retrien yung Lord na yun. And looking at the highlights from game number 2, masasabi natin na during the early team fights ay talagang lamang naman ang Falcons AP Bren. Pero as you said, the turning point was yung Lord steal na ginawa ni Sekis na ginawa din niya kay Hades kahapon. Yeah, parang nakita nga nating binaligtad lang ng SRG yung kaninang ginagawa sa kanila nung early game ng Falcons AP Bren. Yeah. Yung nakakapunta lang si Kyle Tizzy sa likod, tapos talagang napipick off yung mga backlines dito. Yun at yun yung paulit-ulit na ginawa naman ni Sekis nung sila naman yung nakahanap ng buwelo. You know, malas na knock-up si Kyle Tizzy. Paglapag ni Kyle Tizzy, nakuha na mga, sabihin natin mga 0.1 seconds nakuha ni Sekis yung Lord. At pagkatapos nung dinaredyo na lang. Tapos gusto ko talaga dito i-point out again yung huling clash. Super Marco, Blazing Duet, good call. Si Sekis, hinintay yung pagbalik doon ni Super Marco, yung BMI niya para mapitas kagad yung Claude. Na kapagkapit doon si Kyle at saka si Owen. Pero dahil buhay pa doon si Innocent, karami minion wave pa nakapasok doon na tinapos ng SRG yung laban. Oo, at kamuntingan pa nga ang madepensahan nito, pero napakabilis ni Sekis at pati na rin ng buong kupunan ng SRG sa pag-push dito. At ngayon naaabot ng 1-1 ang ating serye. Ramdam mo na talaga ang intensity pati sa ating mga manlalaro. Oh, parang hindi natin usually nakikitang nag-iingay.